Yan guys, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-a-apply sa South Korea. At para sa vlog natin yan guys, ay gusto ko lang sagutin yung maraming comment sa mga vlog na ginawa ko tungkol sa pag-a-apply sa South Korea. At ang karamihan sa mga tanong nila guys ay kung may pag-asa ba sila sa Korea kapag meron silang mga sakit na nakakahawa tulad ng HIPAA, TB, HIV, at may scar sa baga, color blind, at iba't ibang mga sakit pa guys na posibleng makapagpapasabit sa kanila sa medical. Okay? At iisa po yung tanong nila kung may pag-asa ba sila. Okay? Huwag niyong basta-basta isuko yung Korea guys kasi napakalaki yung kikitain niyo po pag Korea ang pinag-uusapan. Million-million po ang kikitain niyo at malaki yung pagbabago sa buhay niyo kapag nakapag-Korea kayo. Okay? Yan po ang dahilan bakit huwag niyo po isuko kasi dito sa Pilipinas napakahirap kitain po ang ganung klaseng kalaking pera guys. At yung ibang paraan na sinasabi ko po sa inyo guys, kung sakaling hindi kayo physically fit sa pag-a-apply sa Korea, sabit kayo sa medical, may scars kayo sa baga, may HIV kayo, may HIPAA kayo, color blind kayo, at kahit sa mga babae na napakahirap masilik, ay may ibang paraan para hindi masayang yung Korea guys. At ang ibang paraan na sinasabi ko guys, ay pwede po natin ipasa sa mga pamilya natin yung pag-a-apply sa Korea. Kung sakaling may kapatid kayo, sila na lang ang mag-apply para po sa inyo. Tulad ng ginagawa ko ngayon guys, mga maliliit pa yung mga anak ko. Pero tinuturuan ko na po sila ng mga Korean words, Korean language. Binibigyan ko na sila ng mga vocabulary na masaulo nila para sakaling sa paglaki nila guys, may sipa na lang mag-apply sa Korea, ay easy na lang sa kanila yung exam. Okay? Yan po ang ibig ko pong sabihin guys na huwag niyo pong isuko yung Korea kasi may ibang paraan talaga. At kung sakaling hindi kayo pasok sa medical sa Korea, para talaga pag-asa, ipasa na lang po natin sa mga kamag-anak natin. Okay? Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video na ito guys. Salamat sa inyo lahat.